Ito, katatapos ko na siya hinangin. Ayun na, nailugtong na siya mabuti. Ayun, nailugtong na siya. Ito na yon. So ngayon ang kailangan nito, iipuksihin ko to para lalong tumibay at para hindi gumagalaw. So ngayon, titestingin ko kung may continuity na to. Ito, ang tester mo, may continuity niyan. Dati, ito dito, pag dinikit ko itong sa kabilang commutator na to, walang nag-i-indicate na continuity dyan. Ngayon, negative pa rin. Pause mo muna. So, mayroon pa rin problema dito. Wala pa rin siyang continuity. Ngayon, sinilip namin mabuti doon sa loob. Sa kabilang side naman to. Ayan. Kung nakikita nyo, ito to. Ayan. Putol din. So, ngayon, titingnan ko kung mag-continuity ito. Ayun, mayroon. So, kailangan idugtong din to. Ayan. Putol kasi yun nandun sa loob isa. Hindi makakuha yung hindi mapalinaw, ano? Ayan. Putol din tong isa na to, yan. Ayan, ito, yan. Ayan, nagkaroon ng continuity, sinundot ko. Ayan, putol din yan. So, gagawin ko uli yan. Kasi yung isang side nagawa na eh. Para makakuha ko ng pandugtong niya. Sa pagkakabit ng ano to eh. Pagluloop ng ano to eh, ng coil eh. Eh hindi magandang klase itong malamang itong magnet wire na ginamit dito eh. Kasi ito yung mga recon na alternator. So, tinry kong makakuha ng magandang espasyo nito para mapagdugtong ko lang itong nasira dito eh. Sana makakuha yung isa nadali na naisa eh. Ayun, nakakuha ko. Mukhang makakuha ko ng magandang espasyo rito ah. Oh, ito na. Ito na yung sa loob. Ngayon, yung isang nasa kabilang bangers nito. Yan ang problema ko nito. Sana makuha ko yun. Nakita mo ko ba dyan? Hindi ko na makita eh. Ayun, nakalitaw. Ayun, kakunti na lang. Nako, Diyos mio. Ayan na lang ang lumitaw. Ayan lang ang lumitaw. Pero mayroon pa naman paraan eh. May konting paraan pa naman. Uupirahan ko lang ng konti itong plastic na to nang makakuha ko ng magandang space nito para mapagdugtong ko lang itong dalawang to. Huwag lang siyang mag-grounded. Nalinaw, kuha mo dyan. Kasi ito eh, ano to eh, DIY to. Kung sino yung gustong matuto sa ganitong paraan, makakatulong to kung paano nila ma-crash yung problema na yun. Yan. So ngayon, nakakuha na ako ng magandang space at kitang kita ko na yung pagdugtungan ko. Huwag lang maputol, dahil pag naputol, wala nangyari sa trabaho. So ayan na siya. Ngayon, para madugtong mo siyang mabuti, magnet wire, may naka-insulation dyan ng conductor, non-conductor, ano eh, insulator eh.
nakadikit dyan sa magnet wire na yan. So kailangan ko lang talupan yan or i-strip ko siya para lumabas yung copper wire niya. Hahanapin ko lang yun. Ayan. Ito yung insulator niya. Linisan na siya, siyempre. May plastic pang nakadikit. Ngayon, dininisin mo, alisin mo yung insulation niya dyan. Kasi non-conductor yan eh. Yan yung pinakabalot niya. Kumbaga sa wire, mayroon pa siyang balot na yung electrical wire may balot. Ito yung pinakabalot niya. Para hindi siya magdikit-dikit dun sa paglulot ng coil niya. Kailangan malinis para mag-contact mabuti. Tapos mayroon namang soldering paste niya, no? Yung pandikit niya, yung paste niya, yan ang gagamitin nyo para magdikit ang paghinang mabuti, mag-contact mabuti. Ngayon muna din doon na papakita natin mamaya yung ano. Medyo i-push mo siyang konti kaloob para habang pinupush mo siya kaloob, alalayan mo rito. Para meron siyang laban. Ayan. Tapos medyo ng konti. Yan, tama na yan. So yan, titingnan ko kung nagka-continuity yan. Kasi pag wala, problema yan. Ito kanina walang continuity ito eh. Ngayon, wala pa rin. Malamang hindi maganda kontak na itong isang ito. Tignan na natin dito kung mayroon. Mayroon na siya dyan. Mayroon na siya dyan. Uy, ba't ganun? Kanina wala. Oo, mayroon na.
siya. Yung galing dito kanina, walang, hindi napapalusot dito. Ayan. Ngayon, ito yung magkakasama commutator na to. Ito yung sa kabilang kontak. Ayun, mayroon na. So, yung dalawa na to, ayun, mayroon na. So, hihinangin ko na to. Nagkaroon na ng kontak eh. Push ka na. Ayan, nahinang na to. Kadikit na yung dalawa. Titignan ko kung may continuity itong commutator na to. Ayun, nagkaroon na ng contact yung dalawa. Ayan. Bali, dalawa na hinang nito. Ito, at saka yung kabilang side. Doon siya bumigay. Nakita mo ito. Ayan. Ayan, nahinang na rin yan. So, kailangan lang nito i-epoxy siya para tumibay at nang hindi siya gagalaw-galaw. So, pagkatapos ipuksin nito, titestingin namin to kung okay na, ikakabit din siya dito. Okay na yun dyan. Ito, M-seal gamit ko. Lazada galing. Mas matibay ito. Pagka tumigas ito, parang bato. Daig pa bato nito eh. Napakatigas. So yan ang pinandikit ko dito sa pinaghinangan ko para magiging stable at hindi siya pwedeng gumalaw dyan, matigas na matigas yan. So hindi niya kayang basta-basta putulin yung loob niyan. Ganon din yung kabila. Mayroon na rin siyang hinang, may M-seal na rin. Ito yung dalawa, hardener at yung isang pang ano niya. Ano patawag dito sa lintik na itong isang hindi hardener ito? Resin. Okay, resin niya. Yan, yan yung kasama niyan. Nito, marami akong order nito kaya kung anong kailangan ko, mayroon kaagad akong gamit na magagamit para dun sa mga kung ano-ano na lang magagawa. Tulad nito, kailangan ng epoxy ito, pandikit. So ginagamit namin yung M-seal. Ngayon, patutuyuin ko na lang ito. Siguro by tomorrow pwede ko nang ikabito at matitesting na siya. Sa ngayon titestingin ko ulit kung may continue dito ang commutator nito. Daang kontak. So malinis na siya. Kitang ko na siya ng M-seal. Okay na yan. Nandito na kami sa table namin para matesting na siya kung may continuity na tong commutator na yan. Testingin ko muna sa lugtungan ng coil. Ayun, meron. Ilapit mo yung ano para makita niya yung pagtitesting. Lugtungan muna ako ng coil. Hindi pa sa commutator yan. So mayroon, ngayon itong commutator na to, titingnan ko. Ayun, mayroon na. So okay na 'yan. Titesting na lang kami diyan.